Hello mga ka-listen, ayan, nagpapahinga ako at sinama ko si Mama Kat Felisa dito sa aking higaan. So ayan siya mga ka-listen, nung last time, ang ating mga pelisitas ang sinama ko dito sa kwarto ko kung saan ako ay natutulog mga ka-listen. So ayan, para sila ay masanay, makihalubilo, ganyan ang ginagawa ko sa kanila, pero hindi ko sila nilalabas sa capsule bag. Kasi gustong-gusto naman nila dito at hindi naman mainit ang panahon dahil malamig pa rin. So, nandito si Mama Cat Felisa. Ayan. Nandiyan lang siya. Nakahiga. At ako ay magpapahinga, matutulog ng konti kasi nga nagsarado tayo sa Escabic Marketing. Dahil mamayang hapon ay magde-deliver tayo ng kanilang in-order na moringa oil. So, ayan, si ating mga pelisitas ay nandoon sila sa cage. Nakatulog sila at ito lang ang kinuha ko, yung kanyang Mama Cat Felisa. Ayan, kumusta ka Mama Cat Felisa? Ha? Kumusta ka dyan? Nagtataka siguro kayo mga kalisyan kung bakit mayroon pa silang nakalagay sa katawan. Kasi nga, pag once na gusto na nilang lumabas, sobrang tagal sila mag-antay kasi bago ko maikabit yung paglagyan ng tali nila. Kaya minabuti kong steady na lang sa kanilang katawan. At least, kahit papano ay mas mabilis natin ilagay ang kanilang tali para makalabas din sila. So, napakahirap kasi maglagay mga kalisan kasi doon ako nahirapan na maglagay sa kanilang katawan. Pero hindi naman sila magalaw kapag nilalagyan natin ng ganyan. Ganyan lang sila. So, eto, dito lang kami. Magpapahinga si Mama Cat Felisa. Kasama ko siya. So, bagong gising lang ako. So, habang natutulog si Madam Gracilda dun sa kanyang kwarto. So, nandito lang si Mama Cat Felisa. Sobrang napakabait si Mama Cat Felisa talaga mga kalisan. So, ayan siya. Sumisilip siya. Ayan. So, ganyan lamang ang ginagawa ko. And then, hindi ko alam ko, kasi baka isasama ko siya. Hindi ko alam kung siya ang isasama ko o kaya yung mga pelisitas natin yung isasama ko doon sa pupuntahan ko mamayang hapon. Pinag-iisipan ko, gusto ko silang isamang tatlo. Kaso nga, hindi naman kasi ako magtatagal kasi magde-deliver lang tayo ng moringa oil. Pero, titignan ko kasi baka sobra naman mabigat yung capsule bag. O, tricycle naman yung aming sasakyan mga kalisen. Pero, titignan ko pa rin kung sino talaga yung karapat dapat na isama. Kasi nung time na sinama ko yung dalawa sa labas, humihiyaw sila, sumisigaw sila, nagmiyaw-miyaw. Pero ito kasi, mas medyo sanay si Mama Cat Felisa pagdating sa labas. Sisigaw man ito, pero sandali lang. Pag nasanay na siya. Pero yung dalawa naman, talagang nag-a-adjust pa lang sila talaga sa labas. Kaya minsan hanggang dito lang kami sa bakuran na nilalabas kasi nga baka makatakas sila sa sobrang nervyos. Baka pupunta sila sa kalsada at pagmulan pa ng hindi maganda ang magiging kahinatnan. Kasi hindi nyo alam mga kalisen ang dami ng nasagasaan dito sa location namin. Hindi namin pusa, pero makikita mo na lang dyan sa labas na may mga nasagasaan tuwing umaga. Pero nagkaroon na rin kami na pusa dito na inalagaan din, kaya lang freely sila sa kapaligiran dito, labas-pasok. Pero ang dami ng mga nabasag na mga figurine sa loob ng bahay ni Madam Gracilda, kaya nung time na sila, si Mama Cat Felisa napadpad siya dito at nanganak nga siya. Nung time na ang ginawa ko na talagang kinulong na po namin para rin sa ikakabuti at ikakaligtas nila. At hindi naman siguro masama. Masama man ang tingin ng iba mga kalisan, pero hindi kasi nila alam kung ano yung dahilan kung bakit natin kinukulong yung ating mga four babies. Lalo na ngayon mga kalisan, ang dami nilang hinuhuli na aso. Aso, kaya dapat maging responsable yung mga poor parent na may alaga na aso kasi talagang dadamputin nila. Ang tanong, saan kaya nila nilalagay ang kanilang hinuhuli? Siyempre, kapag hinuli na nila yan,
hindi natin alam kung saan nila nilagay. Eh, kawawa naman yung alaga natin. So, asaan ngayon yung kawawa na sinasabi natin, di ba? Kapag kawawa, alam natin, okay lang talaga. Dapat lang talaga naman napakawalan talaga nila. I-enjoy nila yung kanilang life. Parang malaya. Pero, ang tanong, panatag din ba ang loob mo kapag nakita mong hindi mo na makita yung alaga mo sa paligid at hindi na makabalik dito dahil nga pumunta na siya sa labas at hindi natin alam yung isipan ng mga taong nakakakita sa kanila kung ito ba ay nagpapahalaga sa mga pusang gala, pusa na nakikita nila sa paligid. Siyempre, kawawa. Doon natin sasabihin na kawawa. Pero yung kinulong natin, yung alaga natin, may dahilan kung bakit natin ikukulong. Kaya wag na po kayong magtaka, mga kalisan, kasi marami pa rin nagtatanong kung bakit daw sila nakawala. Ay, bakit daw sila nakakulong. Yun po ang dahilan. Kaya ako nga sila kinukulong yung ating mga pelisitas. Kasi nga, para rin sa ikakabuti nila, mga kalisan. Kasi ang hirap talaga kapag syempre napamahal na yung inyong alaga tapos pinabayaan nyo lang siya sa labas dahil ang alam nyo, pag kinulong nyo na sila, ay parang pangkakawawa niya yun. Pero hindi po nagkakamali kayo doon. At tayo rin ang nakakaalam kung paano yung ikakabuti ng ating mga alaga bilang isang poor parent. Hindi po kawawa kapag kinulong nyo po ang inyong alaga as long na ibibigay nyo ang kanilang pangangailangan, tubig, pagkain, at syempre nililinisan nyo. Yun po ang tamang pag-aruga sa ating mga alaga, lalo na sa mga ganitong lokasyon na napakadelikado naman at talagang hindi naman advisable talaga na ipapakawala mo yung mga alaga mo. Yun lamang, mga kalisen, inuulit ko, hindi po talaga ligtas dito. Kaya sana maunawaan yung mga iba. Huwag na tayong mag-take advantage na kinakawawa natin yung ating mga alaga. E nandito sila sa mabuting kalagayan. O, di mas maganda yung ganyan. O, nakikita natin sila. O, tingnan nyo si Mama Katpelisa. Di ba, Mama Katpelisa? O, di ba ang ganda-ganda yung kanyang ano, o? Ang ganda-ganda yung kanyang higaan. O, dunyang-dunya. O, kakatapos lang nagmirianda yan. O. Kaya, anuhin natin yung mga ano natin. Ating mga alaga, pangalagahan talaga. Yun ang pagpapahalaga para sa akin at hindi pagkakawawa. So, ayan lamang mga kalisya, naway nasa mabuti kayong kalagayan. And officially, Yani Vlog is now signing out with Mama Kat Felisa and the Felicitas. Nandun po sila sa kanilang cage. Natutulog sa duyan. Bye-bye!